Either Ethical Nation, once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin kung ano yung dapat mong gawin para maiwasan yung paglalagas ng mga members mo. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Itong video na ito ay hindi lang para dun sa mga uplines na o yung mga main members na. So even though ikaw bilang baguhan, nagsisimula ka pa lang na mag-build ng team, pwedeng-pwede ito sa'yo kasi maiwasan mo na yung pagkakamali na ginagawa mo, diba? And as of the making of this video is merong global pandemic, which is yung COVID-19 o yung coronavirus. Kaya ngayon is panahon ng taglagas, okay? Sa mga nagbibuild ng teams. So ibig sabihin ng lagas is majority or 80 to 90% ng 80% and above na lang ng members ay nawawala, nauubos. So, ibig sabihin, kung may 100 kang members, 80. Okay, 80, nag-quit na, inactive na. So, lagas ang tawag doon. Kasi, di ba parang, imagine yung buhok mo, di ba ganito ka lago, tapos, biglang nalagas, tapos parang ka ng panot or kunti na lang yung buhok mo. So, parang, yun. Okay, yun ang ibig sabihin, lagas. Basta 80% and above ng members mo ay nawala na in a short period of time. Nag-quit sila agad, di ba? Lagas yun, okay, lagas. Kaya, para malagas-proof yung iyong team, lalo na kung meron ka ng mga members, at pwede rin to kung wala ka pang mga members, ito yung mga dapat mong gawin. Now, pagdating sa mga members na nag-quit, na nagiging inactive, is normal na nangyayari yun. Okay? Hindi siya, walang grupo na merong 100% retention rate na lahat ng sumali sa kanila, walang nag-quit ni isa, walang nag-inactive ni isa, lahat tumatrabaho, humahataw, walang ganun. Okay, yung mga idols mo, yung mga superstar uplines nyo, hindi ganun. Okay, kahit itanong mo sa kanila, di ba? Kapag sinabi niya na, hindi, lahat ng member namin talagang yumaman, walang nag-quit ni isa. Sinungaling yun, huwag kang maniniwala sa kanya. Kasi walang ganun. And never magkakaroon ng ganun. It's the same with, the gym industry. Bilang empleyado, sa tingin nyo ba lahat ng negosyo, di ba? Or meron bang, sa tingin nyo, meron bang kahit isang negosyo na lahat ng tao niya, di ba? Lahat ng pumasok, nag-stay, walang umalis. Sa tingin nyo, meron ganun. So, walang ganun. Okay? Ganun din sa network marketing business. Normal na may mga nag-quit. Normal na may mga nag-inactive. Pero ang hindi normal ay pag nalalagas. Hindi normal yun. Hindi normal. Yung mga nagsasabi ng mga uplines na normal daw yung lagas, hindi normal yun. Kasi parang ganito, di ba? Ako, pagka ako nag-ano ng buhok ko, gamitin ko nito yung buhok kasi lagas. Pagka nag-hand comb, yung ba yung tawag doon? Pagka ginagano ko yung buhok ko, di ba? May mga natatanggal eh. Kung pakunti-kunti may mga natatanggal. Normal. Di ba? Normal. Pero what if pag ganun ko, isang buong ano, alam mo to, itong buong ano na to, imagine mo, itong buong buhok na to natanggal. Normal ba yun? Diba? So, ganun din, the same with lagas and pag inactive. Yung pag konti lang, diba? May pag ganun mo ng buhok mo, pag hawi mo ng buhok mo, diba? Even sa mga babae, diba? May mga na hair fall, diba? May mga nalalaglag, konti-konti. Normal. Pero pagka natatanggal talaga, ang dami, hindi na normal, diba? So, hindi normal ang lagas. Normal yung may mga nag-quit, nag-inactive. And hindi naman porkit nag-quit na sila or nag-inactive sila is forever na ganun. Meron dyan babalik in the future. Pero gusto ko lang maintindihan nyo is yung fact na normal yung may nag-quit at inactive pero hindi normal yung nalalagas. So ito yung mga bagay na dapat mong gawin para maiwasan mo na malagasan ka ng grupo. So number one, itama mo yung expectation nila. Ito yung pinakang importante sa simula. Before sila sumali. Before. Hindi yung pagkasali nila. Di ba yung papawirin mo muna. Di ba papangakuan mo ng langit at lupa. Tapos pagkasali, tsaka mo sasabihin na, hindi ganun kadali dito ha. Kailangan, masipag ka. Kailangan, patsaka. It's too late. Kasi niloko mo na siya in the first place. Niloko mo na. Nagsinungaling ka na. Ba pinawer-power mo na. Ba nag-white lies ka na. Tapos sasabihin mo pagpasok niya na hindi pala madali. Iba yung ina-expect niya pala, hindi pala totoo. Diba usually yung mga prospect, di ba sila iinik eh.
Pero alam nila, deep in their mind, deep in their hearts, di ba? Niloko muna ako. Yun yung pumapasok sa isip nila. Akala ko ang dali lang. Tapos ganito pala yung kailangan kong gawin. Di ba? So parang tawag na is buyer's remorse. Parang ganun yung na-power siya. Tapos pag bilhin niya ng product, hindi naman pala yun yung ina-expect niya. Okay, so wag ganun. Wag tayong ganun. Kasi lalo pumapangat yung industriya natin dahil sa mga unethical networkers. So, madami yung mga unethical networkers. Huwag na natin silang dagdagan. Okay? Itama natin yung expectation nila before pa sila sumali. Na yung iba sa inyo magtatanong. E paano ba sila mapapasali kung itatama ko yung expectation nila? Di ba hindi na sila sasali pag ganun? Pagka ganun yung klase ng mindset mo, may problema. Kasi ang iniisip mo ay magka-commission lang. Ang iniisip mo, kumita ka lang, magka-downline lang. Diba? So, yun yung pinakamababang form ng thinking ng isang network marketer or ng isang entrepreneur. And it's normal. Okay, normal yun. Kasi ganun din naman ako nagsimula. Nagsimula naman ako sa networking. Wala naman akong iniisip na kaya ako sumali sa networking. Kasi someday, gagawa ko ng YouTube channel. Tapos magtuturo ko sa mga tao. Hindi yun ang iniisip ko. Wala akong iniisip. Ang iniisip ko lang, gusto kong kumita para makasurvive. So, it's normal na ganun yung iniisip mo. Pero ngayon palang tinatama na kita. Para huwag nilang tumagal na mali yung way ng thinking mo. So kapag ka tinama mo yung expectation nila tapos sinabi nila huwag na lang pala, di ba mahirap pala or hindi naman pala madali yung mga ganyan, much better na hindi sila sumali. Kasi aanhin mo yung commission na kumita ka nga pero ina-expect nila is mali. Kaya maraming mga network marketers, mga unethical networkers, mga unprofessional networkers na kumikita ng malaki. Pero the more na kumikita sila ng malaki, the more na yumayama sila, the more na pumapangit yung pangalan ng network marketing dahil sa ginagawa nila. Di ba? Kasi pinapawa nila, binabaliw, tapos pagpasok, hindi naman pagpasok ng mga tao, hindi naman pala ganun kadali. So, gagawin ng mga tao is magkukwit, tapos bigla. Kasi kapag ganun ang ginagawa nyo, di ba? Pag pinapower mo lang, di ba? Binabaliw-baliw lang, puro mga unethical strategies yung ginagawa para lang sumali, pinapangakong langit at lupa, di ba? Para lang sumali. Tapos pagsali, hindi sila nagtatagal. Di ba yung mga on the spot nagpe-pay in, di ba on the spot din nawawala? Hindi mo napapansin? Di ba? Lalo na kung ikaw is nakakapagpa-pay in ka na ng ganun mga on the spot, di ba? Hindi ko sinasabi na pangit yun, pero ako ayoko ng on the spot personally. Ayoko ng on the spot. Na, sige, pay in ako yung nabaliw lang. Diba? Kasi pagka merong mga nagme-message sa akin na gusto ko na pong sumali sa inyo. Diba? Kung ikaw makaka-receive ka ng ganung message na out of nowhere, hindi mo kilala. Diba? Hindi mo kilala. Wala kang idea kung sino, tapos biglang na message, gusto ko na pong sumali sa inyo. Anong magiging reaction mo doon? Diba? Karamihan sa inyo gagawin, sige, ito yung payment, tapos ganito yung package. But tapos 7 accounts ka or 15 accounts ka para power payaman, diba? Desperado sa pera. Diba? Unprofessional. Kaya pumapangit yung pangalan ng network marketing. Pag may mga ganun nagme-message sa akin, tinatanong ko, alam mo ba kung anong papasukin mo? Tinatanong ko sa'yo, alam mo na ba kung anong meron sa team ko? Hindi pa po. Panoorin mo muna to. Ayokong pumapasok sa akin yung nabaliw lang. Kasi, kumita man ako, na napakaliit lang naman ang commission, bakit pa sabihin mo 1,000, 2,000, 5,000, wala akong pakialam. Meron nga dati nag-try na mag-join sa akin. Gusto niya mag-stockist. Okay, yung ibang mga companies, walang ganun eh. Pero marami mga health and beauty products companies may ganun na program, stockist program. So, that time is, kung di ako nagkakamay, parang mga 200,000. 150 to 200,000 yung stockist sa amin. So, sa akin, 200K. So, bilang ano, finder's fee ko doon, okay, yung commission ko doon, instant commission ko is 15,000. Instant commission ko doon is 15,000, yun sa compensation plan ng company namin. Then, bukod pa yung mga packages na i-encode niya as stockist. Kasi usually na mga nag-i-stockist sa amin is naka-7 accounts na yun eh. Diba? So, bukod pa yun yung kikitain ko doon. So, kung pinesto ko siya sa multiple hits, diba? Yung mga makakaintindi nito is yung mga batikan, mga matagal na sa network marketing. Kung hindi mo naiintindihan, okay lang. Maintindihan mo rin in the future. So, pag pinesto ko pa siya sa mga multiple hits, di mas malaki pa sa 15K kikitain ko. Tinanggihan ko. Instant na yun ha. Siya na yung lumalapit. Sinasabi na niya, gusto ko nang sumali. Willing ako maglabas ng ganyang kalaki. Tinanggihan ko. Why? Siya yung inaasahan ng mga members niya dun sa current company niya. Sa kanya umaasa. Maraming mga baguhan pa lang. Kasi kung tinanggap ko yun, ang laki ng kikitain ko. Power, payaman ako nun, di ba? At what cost? Anong kapalit? Kumita ko na maganda. Masira yung pangalan niya. At pwede rin masira yung pangalan ko. Nang dahil, nang para lang dun sa pera. Yeah, nasira yung pangalan niya. Ba't mo pinabayaan yung mga taong pinasali mo?
Di ba? Hindi mo naman yung basta, hindi mo naman basta-basta pwedeng na hakutin mo na lang yung palipat-palipat na lang sa team ko kasi lalo na yung mga bago. Kakasali ko lang tapos lilipat sa iba, bakit? Hindi mo sisira yung pangalan niya. Kasi ang pinakang dahilan lang naman niya, kaya niya gustong sumali sa akin kasi wala daw kwenta yung upline niya. Wala man lang daw siyang support na nare-receive. So, lesson yan sa mga uplines. Wala man daw lang siyang receive, effort or support na nare-receive mula doon sa upline niya kahit nagpo-produce siya ng malaki. Diba? Wala man lang daw, wala rin niya. Parang kung hindi ako nagkakamali sa naalala ko, wala man lang appreciation sa kanya. Wala. So, yun yung reason kung bakit gusto niya lumipat sa akin. Sabi ko, hanap ka na lang ng ibang upline na isusupport sa'yo. Baka meron pa dyan sa taas. Kasi ayoko masira yung pangalan mo. Welcome ka naman sa team. Kaso nga lang, hindi maganda yung mangyayari kapag ka sumali ka. Yun ang higher level way of thinking ng isang entrepreneur, ng isang network marketer. Kasi hindi lang ako, di ba? Masira yung pangalan niya, masira yung pangalan ko. Hindi lang ako, pati yung company pwedeng madamay, yung company niya, yung company ko, yung network marketing industry as a whole. Kasi pwedeng sabihin ng mga tao, ganito pala sa networking. Di ba? Pagka gusto nang umalis nung nagpasali sa'yo, aalis na lang siya. Tapos hihikayatin ka para sumali. Ayoko na ng ganito. Tapos ichichismis niya yan dun sa mga ibang tao. Na yung mga taong negatron, yung mga taong negative sa network marketing, yung mga unethical at mga scammer na networker lang rin naman ang gumawa. Dahil sa pagiging makasarili nila, dumadami negative na tao. Di ba? I'm sure meron na sa inyo naka-experience nito. Comment kayo dyan sa ibaba kung na-experience mo na to. Meron kang prospect na ready ng sumali. Di ba? Baliw na baliw. Gustong-gusto na sumali sa'yo. Di ba? Sabi niya, sige bukas mag-withdraw na ako. Di ba? Sasali na ako. Or bukas, sahod ko na. Di ba? Sasali ako bukas. Tapos kinabukasan, hindi tumuloy. Tapos ang dahilan, nagbago yung isip ko eh. Sabi kasi nung kaibigan ko, sabi kasi nung magulang ko, sabi kasi nung asawa ko, sabi kasi nito, sabi kasi ni Bogart, sabi ni Diego, sabi ni ganito. Scam daw yan eh. Yung mga nasa taas lang daw yung kumikita eh. Hindi ka naman daw kumikita, hindi daw totoo. Comment kayo dyan kung na-experience yun na yung ganun. Di ba? Kung hindi mo pa na-experience yung ganun, ibig sabihin, bago ka pa lang or hindi ka umahataw. Wala kang ini-invite, okay? Wala kang pinag-share ng opportunity mo. Kung hindi mo pa na-experience yun. So, bakit nagkakaroon ng ganun? Dahil sa mga unethical networkers and scammers. Sila yung may gawa dun sa mga taong nagsabi dun sa prospect mo na yung mga nasa taas na kumikita dyan, hindi yung totoo, na napasa-pasa na lang. Dahil sa negative experience ng isa. So, ganun ka-powerful. Kung hindi mo tinatama yung expectation ng tao before pa lang siya sumali, buong network marketing industry yung na-apektuhan. Nang dahil lang sa pagiging makasarili ng isang unethical networker para lang kumita siya. Diba? So, nakikita niya. Ngayon, nakikita niyo yun. Ang liit na bagay, di ba? Ang liit na bagay. Itatama mo lang yung expectation ng tao. Ang liit na bagay na hindi ginagawa, grabe yung magagawa sa industry. Pumapangit yung buong industry ng dahil sa mga makasariling mga networkers at mga scammers. So, once again, itatama mo yung expectation ni prospect bago pa lang siya sumali. So, for example, pwede mo gawin, pwede mo sabihin sa kanya, hindi ito magiging madali at mabilis. It will take some time, effort, and money para magawa itong negosyo. Pero, it's okay kasi nandito naman ako, hindi lang ako, pati yung mga mentors ko, yung team natin para supportahan ka at tulungan ka as long as gagawin mo, as long as seseryosohin mo to, as long as tuloy-tuloy mo siyang gagawin for the next 1 to 2 years, siguradong ikita ka talaga ng malaki sa negosyo na to kasi marami nang nakagawa nun. Willing ka bang gawin yung hard work? Willing ka bang matuto at willing ka bang i-apply yung mga natututunan mo? Pag sinabi niyang hindi, ba't mo papipilitin? The good news, di ba? Hindi ka na nagkaroon ng sakit ng ulo na papasok sa team mo na hindi naman willing gawin yung ganun. Diba? Kung naka-experience ka na ng member na ikaw yung sinisisi bakit hindi siya kumikita, tapos wala naman siyang ginagawa, ikaw rin yung may kasalanan nun kung bakit. Or kung sino man yung nagpasali sa kanya. Kung yung upline mo nagpasali sa kanya, yung upline mo may kasalanan kung bakit. Kasi hindi na itama yung expectation niya. Pero kung sinabi mo yon na it will take time, effort, hard work, diba? And money. Kasi, halimbawa kung meron sa company yung maintenance or bibili ng stocks ng products para ano siya, it will take money. Consistency for the next 1 to 2 years na gagawin mo yung negosyo. Kaya kita ka talaga ng malaki. Hindi mo lang mababawi yung puhunan mo. Pwede po ma-achieve yung mga goals mo. Basta gawin mo lang yung mga dapat mong gawin. Aralin mo yung mga dapat mong aralin. O, diba? So, tinatama mo yung expectation niya. Tapos sinabi niya, sige, willing ako. O, diba? Pagpasok niya sa negosyo, sa tingin mo, anong gagawin nun? Hindi mo sisipag kaya yun. At kahit na hindi siya magsipag, at kahit na hindi siya tumuloy at nag-quit pa rin siya in the end,
sisisihin ka kaya niya? Di ba? Pag sinisi ka niya, ano sasabihin mo? Di ba sinabi ko sa'yo, before ka pa sumali, bago ka palang sumali, lalo na kung sa chat, so maganda sa chat kasi may screenshot, di ba? Before ka palang sumali, sinabi ko sa'yo, it will take some time. 2 months ka pa lang. Di ba, naghahanap ka na agad ng malaking income? 2 months ka pa lang, tapos ilan na yun ang pag-sharean mo ng opportunity? Ilan na yun ang pag-sharean mo ng products? 4, 5, 10? Tapos yung next week mo, ikikita ka ng malaki, tapos isisihin mo ako, ba't di ka kumikita? Ano, tatahimik yun? Hindi, alam niya siya yung may kasalanan eh. As of the making of this video, 1 year and 8 months ako. So, out of thousands na nag-member, no? Eh, kasi yung mga hindi naman lahat na nag-member sa akin ay nag-build din eh. Diba? Siguro mga out of thousands, siguro mga 300 to 500 lang din yung nag-build. Kasi yung muling tingin ko, meron ng 1,300 plus na accounts sa ilalim ko. Hindi ko pa updated ngayon. Noong February pa yata yan, or March, early March ng 2020. Madami doon is mga users lang. Gusto lang maka-discount, madami doon is mga nagbibenta lang ng product. Hindi man sila nagbibuild. Siguro mga 3 to 500 lang doon yung ano. Siguro mga 300. Sabihin natin 300 active na nagbibuild. Katulad ng ginagawa namin, nagbibuild din, nag-recruit din ng mga tao. Sinashare din yung opportunity. At the same time, using the product, selling the product. So, ginagawa nila yung mga bagay na yun. Parang dalawa pa lang sa kanila yung nakarating sa akin na sinisisi yung team, sinisisi yung mga upline, sinisisi ako kung bakit di sila kumita. Tapos yung dalawa na yun naging scammer. Ay, nako po. Diba? Sumali sa mga scam. Diba? After nilang maging part ng ng team ko, sumali sa mga scam. Diba? Yung isa, alam ko nagtatago na. Yung isa, ibang company na naman yung sinalihan, nakailan na. Diba? Wala na akong balita. Yun yung huling balita ko sa kanila. Diba? Dalawa lang yung sa kanila yung sinisisi ako kung bakit hindi sila kumita. So, yun yung nangyari sa kanila. Tinawa kung ano nangyari sa kanila. Diba? Eh, meron, even though itama mo yung expectation nila, meron pa rin mga taong ganun. Meron talaga eh. Pero sa dami ng naging members ko, dalawa. Diba? So, hindi ganun karami. Napakaliit na porsyento. Diba? Yung mga tanga talaga eh. May mga tanga talaga eh. Diba? Na victim mentality. And parang huli kong balita, yung isa doon, humihingi ng, kasi blinak ko na siya, humihingi na, may kinausap siya na isa sa mga leaders ko, humihingi ng sorry daw sa akin. Kasi nung sinisisi daw niya ako kung bakit hindi daw siya kumikita, lasing daw siya noong mga time na yun. Alam, pakialam kung lasing. Kasi pag lasing, di ba lumalakas ang loob? Most of the time, yung sinasabi ng lasing, totoo eh. Kasi may lakas na ng loob, influence of alcohol, may lakas na ng loob para sabihin kung ano yung talaga nararamdaman nila. Yun yung totoong nararamdaman niya eh. Di ba? Kahit nang mag-sorry siya sa akin, alam ko yung totoong nararamdaman niya na sinisisi niya ako. Loser mindset. Di ba? Kasi pre-novide ko lahat. Alam ko hindi ako nagulang. Di ba? So, out of ganun kadami. Yun lang yung nagsisi sa akin. Ano ngayon? Di ba? Hindi nyo nga alam eh. Kung hindi ko kuha ito sa inyo, hindi nyo alam. So, hindi ganun kalaking epekto. Walang nga naging epekto. Mas lalo lang kami dumadami, mas lalo lang kami lumalaki, mas lalo lang lumalaki yung income ko. Di ba? The more na ganun. Pero at least, ang importante sa akin bilang upline, na i-share ko sa kanila, nasabi ko sa kanila before joining. Diba? Yun rin tinuturo ko sa mga members ko, tinuturo ko sa mga leaders ko, na kung paano sila magpasali. Na before joining, alam ko, malinis ang konsensya ko. Before ka sumali, tinama ko yung expectation mo. Para pagpasok mo dito, alam mo yung dapat mong gawin, at pag hindi ka kumita, alam mo rin kung bakit hindi ka kumita. Diba? So, yun. Tama yung expectation nila. Diba? Number one pa lang, dami ko nung pinagsasabi, ang haba na nitong video na to. Diba? Kasi napaka-importante talaga nung number one na yun, para hindi ka malagasan ng grupo. Okay, ngayon, as of the making of this video is yun nga, may COVID-19, global pandemic, hindi nalagas yung grupo. Okay, hindi nalagas. And kung merong nag-quit, parang binanggal sa daliri ko yung alam kong nag-quit. Tsaka hindi naman malaking epekto sa akin kasi in the first place, majority sa kanila, hindi ko naman talaga nakitaan ng commitment. Pero hindi nila kami sinisisi kung bakit hindi sila kumita. Alam nila yung sila yung may kasalanan. So, napaka-importante nung part na yun. Majority ng mga members ko, tuloy-tuloy pa rin yung hataw, tuloy-tuloy pa rin yung pag-produce, gumagawa pa rin ang paraan. Di ba kung talaga mo hindi sila makapag-produce, naghahanap sila ng way para matuto, mag-learn, mag-improve. Yun, pagiging proactive, yung sinasabi ko sa inyo. Okay? So, next! Yo,
what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!